Siguradong... Ilan taon ka na, kuya? 30 na rin. Ah, 30 ka na rin. May pamilya ka? Wala pa din. Sipag mo, kuya, ha? Wala ko din. Guys, itong mata na to, bumili akong 2 kilo sa Hasan Guadalupe Food Trading. Andito ilalagay ko yung FB page nila. Okay, ilalagay ko rin sa description box. Kasi guys, natuwa ako. Naghaharap ako ng mga halal meat dito sa Manila. Ito, nakita ko sa Facebook. Freshly slaughtered lang daw yung mata nila nung time na nakita ko siya. So, nag-order ako ng 2 kilo. And, alam nyo guys, yung dumating yung meat, tuwan-tuwa ako kasi hindi siya maanggo. Ayoko nung malansang kambing eh. So yun, nakapagluto na ito. Niluluto ko na nga itong moton pulao. Paborito kasi ng mga anak ko to. And yung Hasan Guadalupe nga, sa Makati sila, and lahat ng mga meat na binibenta nila is halal. So yung mga kapwa ko Muslim na nakatira dito sa Manila, ayan, napaka-convenient mag-order dyan. Mag-message lang kayo kay Angela. And yon, napaka-accommodating niyang taong yan. And nagbayad lang ako through Gcash. Tapos, ayun, pinapick up ko na sa kanila yung item. Sa lalamob yung item. Yun, guys, pabisit na lang yung page nila. Bisik na natin yung ating... Channel po. Guys, kukwento ko lang sa inyo. Ipapakita ko sa inyo yung video clip na nakuhunan ko. May na-meet kasi ako isang tao kahapon. Pagkatapos kong mag-grocery sa Super 8. Yan. Pero bago ang lahat, yung mga bago sa channel ko, my name is Zhai. I'm a Filipina and I'm married to an Indian man. Guys, ito papakita ko lang sa inyo yung clip ng conversation namin ni Kuya pedicab driver. So, kasi paglabas ko kahapon ng grocery, normally kasi hindi ako sumasakay ng pedicab, tricycle, ganun. Kasi malapit lang siya sa amin, yung grocery. And, unless mabigat yung dala ko. And, iniiwasan ko kasi sumakay din sa mga public transportation kasi nga, diba, sa virus. Medyo paranoid ako kasi sinasalubong ako ng 2 bata pag uwi ko. Nung kahapon na dito yung tita ko, kaya nakalabas ako sa grocery. Saglit lang. Yung nga na-meet ko si kuya. Eto guys, panoorin nyo. Kuya, ka dito ka lang din. Pwede na ako, taga-tukul na ako. Wala lang po kaya dito. Buti kuya, nababalance mo siya. Kuya, magkano kinikita mo isang araw? Okay lang magtanong. Mat, 400. Ay, ganun. Diyan po, kaliwa po tayo. Pag may nasabi, ay, sigurado. Ilan taong ka na, kuya? 30 na rin. Ah, 30 ka na rin. May pamilya ka? Wala pa din. Sipag mo, kuya, ha? Wala ko din. Noon ka, direto pa. Ayun, guys. Oh, napanood nyo. Kinat ko na dun yung conversation namin, kinat ko na rin yung video dun, hanggang dun na lang yun. So yun, yung na-realize ko, nung nakilala ko si Kuya Pedicab Driver na nakalimutan ko yung tanong yung pangalan niya,
na-realize ko na how lucky I am na kumpleto yung katawan ko. And yun, ang lesson natin dito sa vlog na to is dapat wag tayong mawala ng pag-asa habang may hininga, may pag-asa. And ito rin, sabihin ko din na kaya napasakay ako kay Kuya Pwede Cab Driver na normally hindi ako sumasakay. Kasi malayo pa lang nakita ko na nakatingin siya sa akin and napatingin talaga ako sa braso niya. So, bali tulong na yun na sumakay ako sa kanya. And yun, chance ko na rin yun para matanong siya kung okay ba siya. Kung ano yung nga ay na, nakita naman niyo sa, video clip na na-record ko ng konti. Pero si Kuya na nakita ko parang sanay na siya sa ganun. Yung nasanay na daw siya na ganun isa lang kamay niya. Na, di ba? Hindi ko tinanong kung ano yung aksidente. Pero yun, kitang-kita naman ninyo na putol yung kamay niya. Yun guys, ayun lang naisip ko. Na-realize ko na tayo, karamihan sa atin, eh buo yung katawan. Meron dalawang kamay, may dalawang paa. Pero puro reklamo pa rin sa buhay. Hindi natin magagawa, I cannot do it. Ganyan yung mga salita natin. Which is yung kay Kuya nga, isa nga lang kamay niya, wala siyang reklamo. Diba? Kasi wala naman din magagawa yung reklamo niya eh. Hindi naman tutubo yung kamay niya kung magre-reklamo siya na magre-reklamo sa buhay. Yun, kung ano lang meron sa kanya, kung anong parte ng katawan na natira, ay yun yung inu-utilize niya. Meron pa naman siyang dalawang paa, meron pa naman siyang isang kamay. Yun, ang hirap nun guys, no? Imagine ninyo. Kung tayo nga minsan napapagod tayo, dalawa na yung kamay natin, kailangan pa natin ng extrang effort, extrang kamay para makatapos ng trabaho, makatapos ng isang bagay. What more, how much more tong kay Kuya Pwede Cab Driver na isa lang talaga yung kamay niya. Parang ang hirap, di ba? Parang feeling ko kasi mawalan ka na lang paa, wag lang yung kamay. Alam niyo yun, kasi yung paa pwede ka naman anytime, may saklay naman or wheelchair or something. Mas magaan, hindi ko naman sinasabi na mas okay yun, pero mas magaan siguro kumpara sa isa lang yung kamay mo or wala kang kamay. Yun guys. So, sa atin, itong ang bagong taon na dumating, sana makita tayo ng mga vendor na katulad nito, yung mga handicap, yung mga disabled, yung mga yan. Mas piliin natin silang bentahan kasi parang alam niyo, mas makakatulong yata tayo sa kanila. Mas piliin natin silang tulungan. Tayo na lang yung maging magkukumpleto sa bahagi ng katawan nila na kulang. Yun. Yun lang. Ano pa ba yung sasabihin ko dito sa vlog na to? Basta, pag nakakita tayo ng ganito, nagtitinda sa daan or something, katulad nga ito ni Pwede Cab Driver, sakyan na lang natin sila. Kasi, ito yung mga taong dapat irespeto kahit ganyan sila. Alam nyo yun? Kasi, pinipilit pa rin nilang mabuhay, pinipilit pa rin nilang bumuhay ng isang pamilya. Kahit na alam nila sa sarili nila na may kapansanan sila, na sila mismo kailangan din nila ng tulong ng iba. Yun guys. So, ano pa ba ang pwede kong i-share? Yun. So, guys, hanggang dito na lang ang ating video. Ang sasabihin ko na lang uli is huwag tayong magdalawang isip na tumulong kapag makita tayo ng mga ganitong klaseng tao. Yun lang. Sabi ko sa inyo, hindi nyo kailangan ipagsigawan kung tumulong kayo. Basta kayo lang at ang Allah ang nakakaalam. That's more than enough. Yun guys. Till here na lang. Again, my name is Zhai. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Okay guys? Bye!